10 pulis ang sinibak sa serbisyo matapos masangkot sa questionable raid sa isang kondominium sa Paranaque noong 2023. Kabilang sa mga nakit ng paglabag ang pagnanakaw at pagtatanim umano ng ebidensya. Saksi si June Veneracion. Kita sa CCTV video ang bundle-bundle na pera na tumambad sa mga pulis nang pasukin ng isang kwarto ng kondominium sa Paranaque na kanilang ni-raid Setyembre noong nakarang taon. May makikitang kasama sa raiding team na pinapatungan ng paper bag ang pera. May pinalabas mula sa loob ng kwarto. May pilit na ginagalaw ang CCTV camera. Nang matapos ang raid, may makikitang mga pulis na nagbaba ng mga kahon pero ang pakay lang dapat ay mga baril base sa nakasaad sa hawak nilang search warrant. Mahigit 4 million pesos ang unang indeklara ng mga pulis sa kanilang report. Yun pala, meron pang 27 million. When you bring or dalin mo yung mga ebidensya, pieces of evidence, physical evidence, outside premises that you have raided without the benefit of documenting it, you call it robbery. It's plain robbery. Matapos ang malalim na investigasyon ng NCR Police Office, 10 pulis na kasama sa raid ang dinismiss sa serbisyo, 7 ang na-demote at 17 ang sinuspinde. Kabilang sa mga paglabag na nakita sa investigasyon, ang robbery at planting of evidence. The firearms were established to be planted. During the investigation, may nagsabi na na inutos sa amin na itanim ito. Hinihintay pa ang clearance mula sa Malacanang para masimulan na ang disciplinary proceedings laban sa dalawa pa umunong sangkot, ang dating hepe ng Southern Police District na si Police Brigadier General Roderick Mariano at Police Colonel Charlie Cabradilla. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga pulis. Sabi ng PNP, ang aksyon laban sa mga pulis na nagsagawa ng questionable raid ay patunay na seryoso ang paglilinis sa kanilang hanay. 130 pulis na ang natanggal sa serbisyo sa unang dalawang buwan ng taon. Doon naman sa mga patuloy na gumagawa ng mga kalokohan, ito ay warning sa kanila na hindi sila hindi magdadalawang isip ang leadership ng PNP na alisin sila sa serbisyo. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Patay ang 85 taong gulang na lalaki sa grass fire sa San Luis, Batangas. Sa investigasyon ng BFP, nasa 500 metro ang lawak ng nasunog na lupain na nasa likod lang ng bahay ng biktima. Posibleng hindi nakahinga ang biktima bago tuloy ang bumagsak at kalaunay namatay. Namataan pa siya ng ilang residente na naglilinis sa lugar bago nangyari ang sunog. Inibisgan pa ang pinagmulan ng apoy. Isa sa tabi muna ang away sa Chacha. Yan ang sinabi ni Senate President Juan Miguel Subiri na napagkasundoan nila ni House Speaker Martin Romualdez. Saksi si Ian Cruz. Mga leader ng 20 nagbabangayan sa isyu ng Chacha. Pero pagdating sa 100th karawan ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, nagkamayan at nagyakapan sina Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez. Sabi po namin ay let's work professionally, tigil mo ng bangayan. Yan po mensahe namin ay in the day of hearts, work together to pass legislation for our people at isang tabi muna namin yung away. Sabi ni Zubiri, gusto na rin mag-move on ng karamihan sa mga kasama niyang senador, pero depende raw yan sa Kamara. Hindi rin daw pipigilan ni Zubiri ang gumugulong ng imbestigasyon ng Senado sa People's Initiative. Sa pagdinig kahapon tungkol sa People's Initiative, naungkat ang akap o ayuda sa kapusangkita na proyekto ng DSWD na pinangangambahan ng ilang senador na posibleng nagamit panuhol para makalikom ng pirma. Ayon kay Senadora Amy Marcos, hindi umano nabanggit sa budget deliberations ng DSWD ang akap. Gayong siya pa ang nagdepensa ng budget nito. Sa Bicameral Conference Committee Report o BICOM na raw ito, tila isiningit. May natanggap din daw siyang impormasyon mula sa isang opisina sa Kamara na nagsasabi kung kanino dumaraan ang mga programa tulad ng AKAP. Lahat ng soft request, ibig sabihin yung mga maitupad, AIDS, ganyan, idadaan sa Speaker's Office. Yung iba, kilala naman natin yung mga AIDS, tupad, maid na yan. Pero nung sinabi yung AKAP,
Nagulat ako, sabi ko, ano ba yung apak na yun? Ay naman sa DSWD, para sa mga tinatawag na near purang akap. Sila yung mga hindi pa itinuturing na mahihirap pero maaaring masadlak dito dahil madaling maapektuhan ng mga dagok sa ekonomiya gaya ng inflation. Binubuo pa ang guidelines kaya ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, wala pa ni isang kusing ang nagasto sa budget ng AKAP. Wala pa talagang guideline, so hindi pa tayo nakaka-payout. Lahat ng programa ng DSWD, hindi natin papagamit sa kahit na anong exercise pang politikal. Yet naman ni House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr., pirmado ng mga senador ang Bicam Report na naglalaman ng pondo ng AKAP. Pirmado anya yan ng mga senador kasama si Senadora Marcos. They approve it. In fact, Senator Aimee signed this committee report, this Bicam. They are stopped from speaking against or criticizing what they have approved unless they tell us now that voted yes without reading the budget or at least the conference committee report. Malinaw po, last December, dalawang beses po nag-meet ang bicameral conference committee at napag-usapan po itong programang AKAP ng DSWD. Yung programang ito, kay bago-bago, sisirain po no, ng ating po ilang sa mga senador, eh wag naman po sana ganun. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Speaker Romualdez tungkol sa mga alegasyon ni Senator Marcos, gayon din ang tungkol sa pagtatagpo nila ng liderato ng Senado sa kaarawan ni Enrile. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Sa pagsisimula ng Kuwaresma, dumagsa ang maraming Katoliko sa mga simbahan para sa Ash Wednesday. Saksi, si Maki Pulido. HHWW o Holding Hands While Walking ang mag-asawang Ruby at Wilfredo ngayong araw. Nasa double celebration na kanilang ipinagdiriwang. Bukod kasi sa Valentine's Day, 21st wedding anniversary din nila. At dahil natapat yan sa Ash Wednesday, sa Baclaran Church muna nag-date ang mag-asawa. Mas priority po namin yung paglilingkod at pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon kaysa yung mag-date, kumain sa resto. Tugma nga raw ang pagdiriwang ng Araw ng Puso at Ash Wednesday. Pagkakataon kasing palalimin at iangkla ang ating mga relasyon, romantic man yan o hindi, sa pag-ibig ng Panginoon. At the end of the day, it is about God's ultimate sacrifice and love. Dagsari ng mga deboto ang Quiapo Church. Napuno rin ng mga deboto ang iba pang simbahan sa probinsya. Payo ng simbahan ngayong Kuwaresma, gawin ang 3M, magdasal, mag-ayuno at magkawanggawa. Kaya mabuti raw na gawing simple ang selebrasyon ngayong Araw ng Mga Puso. Pinapahid ang abo sa noon ng mga Katoliko na ayon kay Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula, tanda na may forever pero hindi ito mahahanap sa lupa. Wala forever dito sa mundo. Dahil wala dito sa lupa ang forever. Para ako ang kapaglay ng mundo. May forever. Ngunit nasaan? Ang forever ay ang biyayang galing sa langit. At ito ang dahilan. Kaya hugis krus ang abo na ipapawid sa loob natin. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kasalang bayan, regalong bulaklak at date sa iba't ibang pasyalan. Kanya-kanyang gimmick ang mga Pilipino para mapatamis ang araw ng mga puso. Saksi, si Mark Salazar. Childhood sweethearts at ngayon pinakamatandang pares na nagpalitan ng I Do sa Capan City, Nueva Ecija, si Bonifacio, 77 years old, at Natividad, 76 years old. Renewal of vows nila ito para sa kanilang 50th anniversary. Sabay na sa kasalang bayan kung saan sagot ng LGU ang lahat, pati attire, regalo at mga singsing. Daan-daang magsing-irog pa ang lumahok sa mga mass wedding sa iba't ibang lugar. Couple of the day naman ng National Parks Development Committee, sina Anita at Gregorio, 74 years old at 86 years old. Naka-couple shirt pa sila habang sa luneta nagdiwang ng Valentine's Day. Mudaw ako. Kalahating siglo na rin ang kanilang pagsasama
At sikreto raw dyan, forgiving and forgetting. Para sa isa't isa na ang buong buhay nilang magkasama. Hindi rin kasi sila binayayaan ang anak. Ayaw nang wala. Bay, bakit hindi ko kayo nagkaanak? Eh, ayaw kami bigyan ng kalati. Oo, kaya enjoy life lang kami dalawa. Ano lang, parito lang. May paharana naman at pamimigay ng heart balloons sa ilang residente ang mga pulis sa Catanduanes. Regalo nila sa ilang motorista, bigas at medical kits. Sa mga senior citizen, naghandog ng bigas at grocery sa mga kawani ng Highway Patrol Group sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Habang sa Nagkarlan, Laguna, kinilig ang mga nakasaksi ng ialay ng isang pulis ang regalo sa kanyang may bahay, isang bag ng prutas. Buntis pala kasi ang asawa niyang pulis din, kaya mabuti ang healthy na pagkain para sa kanilang baby. Namigay rin ng rosas ang MMDA sa Quirino Highway sa Maynila. Pero hindi masaya ang mga nakatanggap. Sila mga tinikitan dahil sa traffic violation. Pa-Valentine niya ng MMDA sa mga patuloy pa rin nagpa-park kung saan-saan. Valentine's ticket, sir. Okay lang, sir. Na-chambahan. Masaya ka ba? Masaya ka? Na nakatanggap ka bulaklak? Hindi, kasama ticket. Sa Dangwa, di lang red roses ang agaw pansin, kundi pati itong may kakaibang kulay. Hindi mo na kailangan mamili ng kulay. Nandiyan na lahat. Ang mamimili namang si Enrico, A for effort ang pag-DIY niya ng ireregalong bouquet. Mahal po kasi magpagawa po dito po talaga. Kaya ako na po mismo nag-aral po para magawa ko po. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Ultimate Kilig ang hati ng ilang Kapuso Stars sa kanilang Valentine's Day celebration. Ang Dantes Squad Team Family Day ngayong Hearts Day sa kanilang pamamasyal sa Batangas. Matamis din naman ang birthday celebration ni Heart Evangelista kung saan captured ang sweet moments nila ng hubby na si Senator Cheese Escudero. 7 years going strong sina Gabby Garcia at Khalil Ramos sa kanilang Valentine's celebration with matching bouquet. At for Jack B, steak night is date night na napuno rin ng kilig. Ang Julie Ver naman may handog na duet ngayong Valentine's Day. Now and forever, I will be your man. Now I can rest my mga Kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga Kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.